Good day everyone. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin ang tungkol sa ang mga kababaihan sa pamumuhay sa Asya. Kilayunin, nasusuri ang mga kababaihan sa iba't ibang uri ng pamumuhay sa Asya. Nalalaman ang mga bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa iba't ibang uri ng pamumuhay sa Asya. Kimagbigay ng ideya tungkol sa larawan. Ang mga kababaihan sa Mesopotamia. Patriarkal ang kalagayang nalinang sa sibilisasyong Mesopotamia. Ang sistemang patriarkal ay sistema na kung saan ang mga lalaki ang sinasabing mas may higit na kakayanang magpatakbo ng isang pamilya. Ito ay sistema na kung saan ang mga lalaki ay nagtataglay ng pangunahing kapangyarihan at namamayani sa tungkulin ng pamumuno, pampolitika, moral ng otoridad, pribilehiyo ng lipunan at pagkontrol ng ari-arian. Ang bahaging ginampanan ng sinaunang kababaihan sa Mesopotamia ay mahigpit na sinusunod. Ang isang kababaihan ay kilala bilang anak ng kanyang ama o asawa ng isang lalaki. Nakakagalaw lamang ang individual ng isang babae kung ito ay kabilang sa pamilya ng mga nanunungkulan o asawa ng isang makapangyarihang pinuno. Karaniwan ay pinagkakasundo ang isang babae ng kanilang mga ama sa isang lalaki bago pa man sila dumating sa tamang edad. Bago ang kasalan, kaugalian na ang pagbibigay ng dowry o bigay kaya. Sakaling mamatay ang lalaki bago pa sila ikasal, kinakailangang pakasalan ng babae ang kapatid na lalaki sa kanyang mapapangasawa o hindi kaya'y iba pang kamag-anak na lalaki ng pamilya sakaling wala itong kapatid na lalaki. Ang kababaihan sa Sumeria. Ang kalagayan sa lipunan ng mga babae noong mga panahong ito ay hindi pantay-pantay. Ang karaniwang kababaihan sa kanilang lipunan ay may kalayaang lumabas ng kanilang tahanan upang mamili, magtinda o makiisa sa mga bagay na may kinalaman sa bagay na legal sa panahong wala ang kanilang mga kabiyak. Enheduanna, anak na babae ni Haring Sargon ng Akkad bilang babaeng pari ng templong Moon God ng Ur noong 2300 BCE. Si Bau ang diyosa ng mga Sumerian. Kababaihan sa ilalim ng batas ni Hammurabi. Pagturing sa kababaihan bilang eksklusibong pag-aari ng kanyang asawa. Pagkakaroon ng kontrata sa pag-aasawa ng isang babae. Nakasaad sa kontrata ang maaring maganap sa pagkakataon ng kamatayan, pag-iwan, pagkaligtas sa anumang pagkakautang at pagsisilbi ng isang asawang babae sa kanyang biyanang babae. Ang kababaihan sa sinaunang China. Noong panahon ng dinastiyang Song, ang kaisipang ito ay higit na pang pinagpatibay ng mga ideyang dala ng mga Mongol sa China, kagaya ng katapatan at pagsamba sa asawa ng kababaihang Chino. Ito ang nagpasimula ng kaugaliang pagtali sa paa or foot binding ng kababaihan upang ito ay mapanatiling maliit. Ito ay ginagawa upang maging mahirap para sa isang babae na lumabas ng tahanan at hindi makuhang makipagtali kaninuman. Pumusbong din ang ideyang pagbebenta ng mga walang halagang anak na babae. Itinuturing ang mga ito bilang malaking pagkakamali sa pagtrato ng kababaihan. Ang kababaihan noong panahon ng Heian sa Japan. Ang mga kababaihang Shinto ay may kapangyarihang kung tawagin ay Mikos, isang uri ng walang kamatayang divinidad. Taglay ng kababaihang Heian ang pantay na karapatan sa pag-aasawa, edukasyon at pagkakaroon ng ari-arian. Ang kababaihan ay inaasahang maging mabuting anak sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga magulang at maging masunuring asawa, manugang at butihing ina sa kanyang mga anak. Ang mga kababaihan sa sinaunang Hindu. Sut. Ang Sut, ang babaeng Hindu ay inaasahang sumama sa kanyang asawa sa panahon ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsama sa pagsunog ng bangkay ng kanyang asawa. Purta. Pinagbabawalan silang lumabas ng kanilang tahanan na walang belo o takip sa kanilang muka. Ang mga kababaihan ay inaasahang maging mabuting anak sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga magulang, maging masunuring asawa, manugang at butihing ina sa kanyang mga anak. Upang mapanatili ang kaligtasan ng buhay, ang kababaihang Asyano ay kasama sa kalalakihan sa paghubog at pagbuo ng lipunang Asyano. Upang mapaunlad ang kabuhayang agrikultural, sinikap ng kababaihang simulan ang paghahabi at pangangalakal ng mga tela at handicraft. Good day. Have a nice day ahead. This is Sir Mason.